Sa gitna ng pagdami ng mga Chinese sa Pilipinas, ibinunyag ni Sen. Richard Gordon na maraming mga Chino ang nakakapagbukas ngayon ng bank account gamit ang mga peking dokumento. I'm aware of a racket going on right now where Chinese folks are opening bank accounts arranged by agents who have ACRs, Agent Certificate of Registrations, and the banks are cooperating to open accounts without knowing their customer. May ganitong impormasyon na rin natanggap ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kaya nagsasagawa na rin ito ng investigasyon. Account holders are being used and other Filipinos are being used to open bank accounts. It's more of a pahiram yung account. Hindi pa masabi ng AMLAC kung meron bang kapalit na pera ang mga nagpapahiram ng bank account. Pero naglabas na ito ng advisory tungkol sa namomonitor nilang bagong modus. Naka-address sa mga banko na i-ensure nila na yung mga bank accounts ay talagang yun yung may-ari. Huwag yung mga modus na nagpapahiram ng mga bank accounts. Balak ni Gordon na imbestigahan din kung paano nakalulusot ang mga Chino na makapagbukas ng bank account sa kabila ng mahigpit na patakaran ng mga banko. Nilalakas sa mga banko yung mga Chinese magdideposito rin ito. Hindi naman sila pwede magdeposito eh. Kaya nagdideposito sila gumagamit ng fake ACR, SEC. Maraming fake SEC. Mga PIN, binabago, falsification kaliwat kanan. Ito na ang huling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa shabu smuggling sa Bureau of Customs, kung saan ilang Chino rin ang sangkot. Binira ni Gordon ang PNP at iba pang otoridad dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang dalawang pangunahing personalidad sa shabu smuggling sa customs. Sina dating PIDEA Deputy Director General Ismael Fajardo at Police Senior Superintendent Eduardo Asierto. June Federacion, Nakatutok, 24 Horas.